바날라드 마와기나 망조스 나사미나이 나구마마할 살라마포사 인용박 리타스 물라사 월랑안강 박가와사 가야마 이빠가사 우빵 마카바살랑이 사빠마기탄 낭파나남팔라타야 사비야야 낭조스 야연마이 로즈데이 설먼 가사마낭 발라간 브라더젠 시터난 딕타스 사빠마기탄 낭투군이 예수 그리스도 사하라판 낭파니논 박규삽 사만본 인력감이 우빵마우나완 앙칼로반낭조스 사파마기탄낭살리타낭조스 나날랑인감이 파라사 그랜바이블 세미나 물라사 세템버 16 한강 20 파라사 인용칼루알 하티안 앗 랑잇 박규삽 뚜루한본 인력감이 우빵 이빵아랄랑 예방헬료 낭마이오스 가야 나이스나민 말루알라티 가요 사파마이탄낭 수순오 그랜바이블 세미나 국마이망아 브라더젠 시터스 나 힌디 두마달로 살 로지데이 설먼 박규삽 사만본인요까미 우빵 마나텔리사 뚜나이나 쇼르체 엔 국마이마가 브라더젠 시터스 남바이나 오마이사킷 박규삽 뚜루한본인요 신라 우빵 오버컴블라사 마이랍 시추아션 가야 구스도남이 나 신라이 마부부와이 빠라사 에방헬료 앗갈루알 하디안 낭조스 항사 훌링 나 펠로심 나이도 박기우삽 사마음본인요까미 사예수비도산토라만까미 낙티티왈라 이디나달랑이 나미니토사빵알라니 예수 그리스도 나사미나이 낙마마할 아멘 아, 북산보나틴사 하박국 루망티판 루망티판 하박국 챕터 3 하박국 챕터 3 verse 2 하박국 챕터 3 verse 2 pasenpo natin sabay-sabay 3 2 1 O Panginoon, narinig ko ang tungkol sa iyo at ako'y natakot. O Panginoon, buhayin mong muli ang iyong mga gawa sa gitna ng mga taon. Sa gitna ng mga taon ay ipaalam mo iyon. Sa kaputan ay alalahanin mo ang kaawaan. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng tunay na church. Kaya, we love our church. Our church is yung church ng Panginoon. Brothers and sisters, naligtas sa pamamagitan ng church. Kung ano, pagkatapos ng kaligtasan natin, dapat natin alam ang church ay pinakamahalaga. Sa panahon yon, we can serve the Lord ng maayos and we can preach the gospel. Kaya, yayon, sa pamamagitan ng Lord's Day sermon, gusto natin inisip ang church. Brothers and sisters, gusto po bang ninyo mabuhay muli ang inyong church? Opo. Dito, may panalangin ni propeta propeta Habakuk. Tingnan po natin sa versikulo 2. O Panginoon, narinig ko ang tungkol sa iyo at ako'y natatakot. O Panginoon, buhayin mong muli ang iyong mga gawa sa gitna ng mga taon. Sa gitna ng mga taon ay ipaalam mo iyon. Sa kapuotan ay alalahanin mo ang kaawaan. Dito may panalangin ni Propeta Habakuk.
Tulad ng panalangin ni Habakkuk, may puso and may prayer request tayo. Ang ating church ay lalago para sa Ebanghelyo, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito, tingnan mo natin sa ang inyong mga kawa. Ang iyong mga kawa. Sa Biblia, maraming mga kawa ng Diyos. Kung ganoon, ano ang mga kaway ng Diyos? Maraming kaluluwa ay maliligtas sa pamamagitan ng mga kawa ng Diyos. And pagkatapos ng maraming brothers and sisters na naligtas, and magkaroon sila ng mabuting Christian life, ito ay also yung kaluluwa ng Diyos and mga kawa ng Diyos. Alam natin, yung ikalawang pagdating ni Hesus Kristo ay pinakamalapit. Dahil ang lahat ng tanda ng ikalawang pagdating ni Hesus Kristo ay natupan na. Tayo ay nabubuhay sa huling panahon ng ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Kung anon, yayon nanalangin tayo para sa Grand Bible Seminar. Kailan po? Mula bukas, tama ba? Kung ngayon, ang susunod Grand Bible Seminar ay maring-maging huling chance, pagkakataon para sa ilang mga kaluluwa. Tama ba? Dito, maraming brothers and sisters, and gusto ko pumunta sa langit sama-sama. Pero kung may ilang mga miyembro na hindi naligtas, hindi sure upang makapasok sa langit, kung ganon, hindi tayo masaya. Yeah. Malungkot tayo. Gusto natin ang lahat ng miyembro ay naligtas. Kaya sa pamamagitan ng church, gusto natin ang ating church ay lalago. Dito, kung ano ang kailangan ng church para ang church ay lalago? First, dapat tayong maging isa sa pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay naligtas. Ito ay pag-ibig sa krus. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa krus. Kaya namatay si Hesus Kristo kahit siya ay anak ng Diyos para sa lahat ng tao. Lalo-lalo na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa krus. Kaya pagkatapos ng kaligtasan natin sa ating church, kung walang pag-ibig, kung ayaw natin isa't isa, kung ngayon, yung Espiritu Santo ay hindi kikilos. Kaya, kapag tayo ay magiging isa sa Panginoon, yung Espiritu Santo ay kikilos ng malakas. Halimbawa, para umunlada ang isang pamilya, dapat maging isa ang mga miyembro nito. Upang umunlada ang isang lipunan, ang mga miyembro nito ay dapat maging isa. Para umunlada ang isang bansa, dapat maging isa ang mga tao nito. Pero ito ba ay mahirap o madali? Mahirap.
Dahil ang nanang tao ay naging makasalanan, kaya ayaw nila upang maging isa. Pero tayo ay naligtas, ibig sabihin ba yung Espiritu Santo sa ating puso? Kaya kahit tayo ay magkaiba sa ating character, tayo ay maring maging isa dahil sa isang Espiritu Santo. Sa Biblia, sa Epeso chapter 4, may isa. Pitong uri ng isa. Angios, Panginoon, Espiritu Santo, first isa. Naunyo ba? Angios isa. Marami o isa? Angios? Isa. Panginoon, isa. Espiritu, isa. And katawan. Katawan, ilang katawan? Isa. Ito ay yung church. Tunay na church ay isa. Naunyo ba? Kaya church, katawan also isa. Kaya kahit ang mga church ay located sa ibang bansa and ibang lungsod, ang mga tunay, ang tunay na church ay isa. Tama po ba? Hindi po? Tama? Yeah. Kaya sa mundong na ito, ang lahat ng brothers and sisters na naligtas ay spiritual na kapatid. Ito ay templo ng Diyos, yayon, and isang body, isang katawan ni Jesu Kristo. Kung ngayon, yung body, body ay isa. And pananampalataya ay isa. Tamang pananampalataya ay isa, tama ba? And also, pag-asa ay isa. Pag-asa, isa. And baptism, ilang uri ng baptism? Baptism also isa. Pagkatapos ng kaligtasan natin, may baptism. Hindi baptism tulad ng spirit, ito, tubig. Naunyo ba? Yeah. Sa loob ng tubig, sink and lalabas, ito ay tunay na baptism. Baptism also isa laman. Kaya may isa, ilang isa, pitong uri ng isa, ang Diyos Panginoon Espiritu Santo, and body, baptism, pananampalataya, pag-asa, may pitong uri ng isa. Kaya kahit tayo ay nakaroon ng ibang character, may Espiritu Santo. Kaya tayo ay maaaring maging isa. Brothers and sisters, naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba kayo? Sa likod, mga brothers and sisters, naniniwala po ba kayo? Opo. Yeah. Kung ganoon, sa pamamagitan ng ating pag-ibig, our church can be prosperous. Unad. Yeah. Dito, buksan po natin sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 15. Ephesians chapter 4, verse 15. Basahin po natin sabay-sabay. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Yeah, dito, may aklat. Ano ang pangalan ng aklat? Efeso. Naisulat ang aklat ng Efeso tungkol sa church. Kaya sa pamamagitan ng aklat ng Efeso, we can learn tungkol sa church ng bios. Yeah. Kaya
sa Efeso, may nilalaman. Sa church, may mahalagang nilalaman. Ito ay pag-ibig. Sa pag-ibig, we can serve the Lord and we can preach the gospel. Sa pamamagitan ng isang pananampalataya at isang kaalaman. Kaya, kapag tayo ay magtitipon, we learn salita ng Diyos para sa isang pananampalataya. Parehong pananampalataya. Yan, para sa parehong kaalaman, kapag tayo ay magtitipon, we learn salita ng Diyos. Nandiyo ba? Sa panahon yun, tayo ay maring maging isa. Kaya sa ating Christian life, para sa church, kailangan ng parehong pananampalataya at kaalaman sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Sa loob ng pag-ibig. Dito, tingnan po natin sa versikulo 15, Ephesos chapter 4, versikulo 15. Sa katotohanan na may pag-ibig. Sa katotohanan na may pag-ibig. Sa ito ay sa sa loob ng pag-ibig, sa pag-ibig. Alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya naunawan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nakaroon tayo ng Christian life sa loob ng pag-ibig ng Diyos. Pero bilang Kristiyano, kung tayo ay makakalimutan ang pag-ibig ng Diyos, kung ngayon hindi pwede makaroon ng mabuting Christian life. Hindi pwede. Kaya kahit tayo ay inkaon maraming tukso ni Satanas, kahit tayo ay makakasala, kung inisim natin ang pag-ibig ng Diyos, we can overcome mula sa tukso ni Satanas, mula sa mahirap situation. Tingnan po natin sa versikulo 20, Ephesos chapter 3. Ephesos chapter 3, verse 20. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa katunayan, ang church na ang Panginoon ang ulo ay maring muling buhayin sa pamamagitan ng pagkakaisa at tulong ng mga kapatid na naligtas. Dito sa versikulo 20, may mahalagang salita sa huling bahagi ayon sa kapangyarihang gumagawa sa akin o sa atin. Atin. Brothers and sisters, maraming bagay na hindi ko magagawa ng mag-isa. Ngunit, gumagawa ang Panginoon sa aking mga kapatid upang maghawa ko ang mga ito. Ako ay mahina. Pero, sama-sama, ang mga brothers and sisters, we can do marami. Naunyo ba? Halimbawa, alam ninyo, ang lakas ng paghila ng isang kabayo at dalawang kabayo. Ang isang kabayo ay maaaring humila ng hanggang dalawang ton. Yeah. Pagkatapos, kung ang dalawang kabayo ay nagsagawa ng kanilang kapangyarihan sa parehong oras, ilang ton ang bari nilang hilahin sa unang sulyap
Madaling iisipin kung ang isang kabayo ay makakahila ng 2 tons kung gayon ang dalawang kabayo ay makakahila ng ilang ton? Apa, tama ba? 4. Gayon pa man, sinasabing ang dalawang kabayo ay maring humila ng ilang ton? Hindi 4, 24 tons. 24 tons. 나디오. Kaya, yung corporation natin ay bala. Kaya sa pangaralang ebanghelyo, bawat cell group, hindi ikaw lang. Kasama ng brothers and sisters, evangelizing. Kung ganon, makaroon kayo ng mas maraming power. Tama ba? Mas maraming power. Dito may halimbawa. And also, tingnan po natin sa Ephesians chapter 3, verse 20. Ephesians chapter 4, sorry, 4. Ephesians chapter 4, verse 15. Kundi humawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lasa kanyan na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Dito. Kaya sa loob ng pag-ibig, we can do maraming bagay para sa kalwalatian ng Diyos at Ebanghelyo. Dahil sa pag-ibig, may cooperation and cooperation at sacrificio. Dahil may pag-asa, we can do maraming bagay. And Ephesians chapter 4, verses 12 and 13. 바세보다지 사바사바이 3, 2, 1. 우팡 이한다 ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat na ganap sa kapuspusan ni Kristo. Dito may layunin ng ministers sa church. Yeah. What should ang mga ministers para sa church? Sa katunayan sa versikulo 15, kundi humahawak sa katotohanan. Humahawak sa katotohanan. Sa church, alam natin, tapat natin malaman ang Biblia ng bayos, kaya kailangan ng parehong pananampalataya at parehong kaalaman. And upang mga brothers and sisters ay maglilingkod para sa church. Ito ay yung layunin duty ng ministers. Tingnan po natin sa versikulo 12. Versikulo 12. Upang iyanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sa church, ang Panginoon ay ulo ng church. Kaya siya ay managing church, hindi pastor. Sa church, ulo ng church ay Panginoon. Kaya para sa Panginoon, para sa church, kailangan ng paglilingkod.
Dahil sa ating church, maraming mga kaawa ng Diyos. Kaya kailangan ng ministry. Kaya sa ating church also may ministering part team, media team, choir team, church school, eh? Tulad nito, mission support team, likewise, may mga ministering team. Tingnan po natin sa versikulo 13 hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa kanam na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapan na kulang hanggang sa sukan ng kanam na kapuspusan ni Kristo. Dito, may duty ng ministers sa church. Yeah. Upang ang mga brothers and sisters ay maglilingkod. Yeah. Dito, kaya kailangan ng pagkakilala, pagkakaisa ng pananampalataya. Kung makaiba ang pagkakaisa ng kung makaiba ang pananampalataya, hindi pwede tayo ay magiging isa. And also, tungkol sa pagkakilala sa anak ng Diyos. Kaya kapag malaman natin ang anak ng Diyos ng bayos, tayo ay maaaring maging isa. Pero, nakaroon tayo ng Espiritu Santo, kaya tayo ay maaaring maging isa. Pero, kung tayo ay bahina, kung tayo ay nakakalimutan ang pag-ibig ng Diyos, kung gano'n hindi pwede tayo ay magiging isa. Kaya sa ating Christian life, yung fellowship ay mahalaga. Ito ay sa pamamagitan ng church, tunay na church, kailangan ng tunay na fellowship. And next, upang ang church ay lalago, ano ang kailangan? Number two, tapat ang salita ng Diyos ay patuloy na lumakanap. Buksan po natin sa mga Kawa chapter 6. Kawa chapter 6. Kawa chapter 6, verse 7. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Tingnan po natin sa patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. Sa unang panahon yon, maraming kaluluwa ay naligtas sa pamagitan ng pangangaral mula sa mga apostol. Nang ipinangaral ang ebanghelyo, si apostol Pedro, tatlong, 3,000 and 5,000 na tao ay naligtas ng minsan. Ito ay nangyari. Pakipo, sa panahon yon, ang mga church ay focus sa salita ng Diyos. Kaya sa Kawa chapter 2 may nilalaman, ang mga brothers and sisters sa unang panahon, they focus sa aral mula sa mga
apostol. Kaya sila'y naging isa sa loob ng pag-ibig. Kaya yung Espiritu Santo ay kumilos ng bayos, malakas. Kaya, yayon, tapat tayo focus sa salita ng Diyos. Araw-araw, kumakain tayo ng pagkain. Ilang beses po? Hindi kumain? Yeah. Tatlong beses. And araw-araw, ilang beses dapat tayo magbasa ng Biblia? Ilang chapter? At least tatlo, tawa ba? Yeah. Minsan apat, minsan lima. Dahil ang salita ng Diyos ay espiritual na pagkain. Kung walang pagkain, tayo ay magiging bahina o magiging masakit, and finally, tayo ay mamamatay. Tama ba? Kung walang pagkain. Kung ngayon, ang physical pagkain ay mahalaga. Kung ganon, espiritual na pagkain. Yung espiritual na pagkain ay mas mahalaga kaysa physical na pagkain, dahil ito ay para sa ating espiritu. Para sa ating espiritu. Para sa ating Christian life. Para sa bagay na walang hanggan, kailangan ng espiritual na pagkain. Kaya, ayon sa ating kaalaman at pananampalataya, we can do maraming bagay, and we can obey salita ng Diyos kung anon mayroong maraming kantimpala na magpakailaman. Ang espiritual na pagkain ay mahalaga. Kaya sa panahon yon, tingnan po natin sa versikulo 6, Gawa chapter 6, versikulo 7. Gawa chapter 6, versikulo 7. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at tumaming lupa ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem, at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Tumaming lapa ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem. Ibig sabihin, maraming tao ay naligtas, and nagbautis mo sila, and then sila ay naging mga alagad. Dahil ang mga tao ay focus sa salita ng Diyos. Kaya, kung ang church ay bahina, kung gano'n, dapat tayo bumalik sa salita ng Diyos. Ito ay basic and mahalagang, mahalagang way. Daan. Dahil, ang aking naman ay tunay na pagkain, sinabi ni Jesu Kristo. Ang aking naman ay tunay na pagkain. And sinabi ni Jesu Kristo sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang tinapay, physical na pagkain ay importante, pero ang espiritual na pagkain, ito ay mga salita ng Diyos ay mas mahalaga kaysa physical na pagkain. Kaya, kung walang salita ng Diyos sa ating puso, tayo ay magiging bahina. Brothers and sisters, kayo ba ay malakas o bahina? Yan mukhang tired. Pero yung espiritu ay malakas.
Tama po ba? Tatlong kapatid lamang by sagot. Eh. Balakas po ba kayo? Ang espiritu mo? Balakas? Yeah. Kung ganoon, ang mata mo ay magiging mas bright kung may salita ng Diyos sa iyong puso. Kung ganoon, ang espiritual ng mata mo ay magiging mas bright. Kung ganoon, you can see maraming mahalagang bagay, espiritual na bagay. Buksan po natin sa Awit chapter 19. Awit chapter 19. Verse 8. Mga Awit chapter 19, verse 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata. Yeah, dito, sa Awit, chapter 19, may mga benefits ng salita ng Diyos. Anong chapter? Awit, chapter 19. May nilalaman tungkol sa benefit ng salita ng Diyos. And tungkol sa salita ng Diyos, maraming benefit. Dasaan maraming benefit ng salita ng Diyos? Dasaan? Sa mga Awit chapter 119. Yeah. Dito 19 and 119. 119. Sa emergency, eh? 199? 119? Ah, 911. Ah, makaiba. Sa Korea, eh, kung may emergency, anong phone number? 119. Kaya iniisip ko, kung tayo ay mayna and kung tayo ay in-count mayrap situation, emergency, ano, 119, emergency call, 나오죠? 다일 마이 베니핏 낭 살리다 낭 조스. 사 비브리아, 아농 챕터? 아위 챕터 119, 디토 올소 119, 마이 베니핏 뚱골사, 뚤롱, 바라사티. 디토, 띵남보 나틴 사 베르시클로 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay batuwi na nagpapagalak sa puso. Ito ay totoo. Kahit tayo ay malungkot, we can meet Panginoon sa pangawitan ng Biblia, kung ano, we can be comforted mula sa salita ng Diyos. Tama ba? Sa Biblia, maraming nilalaman tungkol sa comfort. Kahit tayo ay mahirap. And, ang utos ng Panginoon ay dalisay. Kaya, dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Brothers and sisters, ilang eyesight? 1.5? Kung ngayon, very good. Yeah, without glasses, you can see akala tama ba? Yeah. Pero 0.7, 0.5 hindi pwede upang makita tama ba? Bahina. Kung ngayon, kahit ang eyesight mo ay yeah, very good. Pero ang spiritual na eyesight ay mayna. Kung aron, may problema. Bilang Kristiyano, we cannot see spiritual na bagay. Bakit po? Dahil walang salita ng Diyos sa ating puso. Pero kung may mga salita ng Diyos sa ating puso,
makikita natin ang maraming bagay, maraming mahalagang bagay. Church, pinakamahalaga kung may salita ng Diyos. Kaya, we love our church. We respect our church. We respect brothers and sisters. We love brothers and sisters. Then, yung walang hanggan ay mahalaga kung may salita ng Diyos sa ating puso. Yeah? Tayo ay nabubuhay sa mundong na ito, pero ang buhay natin ay pansamantala lang. Pero ang lam ng Kristiyano ay nabubuhay para sa walang hanggan. Tama ba? Kaya kung may salita ng Diyos sa ating puso, bari natin makita ang walang hanggan. Kaya tayo ay focus sa pangangaralang Ebanghelyo. Dahil ito ay walang hanggan. Nanyo ba? Ang kaligtasan, ang pananampalataya, ang pag-asa, ang langit, ang mga ito ay bagay na walang hanggan. Pero kung walang salita ng Diyos sa ating puso, ano ang mangyayari? Ayaw ko tumalo sa fellowship. Dahil may sakit. Ne? Dahil sa maraming kawa sa aking bahay, dahil sa mga anak, dahil sa mga hindi mga, dahil sa asawa ko, ayaw ko tumalo sa fellowship. Bakit po? Walang salita ng Diyos, hindi walang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, kaya ayaw ko tumalo sa fellowship. Halimbawa, brothers and sisters, may siguro fellowship ilang beses sa isang buwan? Hindi dalawa, hindi tatlo beses. Isa lang, pero kahit ang mga brothers and sisters na ligtas sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, hindi natin dumadalo sa fellowship. Kung aron, ang Panginoon ay hindi masaya. Malungkot. Ang Panginoon ay malungkot. Brothers and sisters, pakidetermine, kahit ako ay magiging busy, dapat ako tumalo sa cell group fellowship. 나중에 뭐가? 예. 메론망 부서? kung walang puso, manalangin muna and magbasa ng salita ng Diyos. Kung ano, sigurado, you can do. Dahil may Espiritu Santo sa inyong puso. Sa iyong puso. You can do. Yeah. Kaya, sa iyong cell group, halimbawa, kung may member, 30 members, kung ano, at least 25 brothers and sisters ay dapat tumalo. 나죠? 5만 kapatid, 다일 sa emergency, halos patay. Kung aron, hindi pwede, 나죠? 19 diyan. Pero, hindi kayo mamamatay, paki tumalo. 나죠? 다일 tayo ay naging mga kapatid, 나죠? Tayo ay naging mga kapatid, espiritual na kapatid. Kung ngayon, kung hindi dumadalo, hindi ang mga brothers and sisters dumadalo sa fellowship, kung ano, masaya po ba kayo o hindi masaya? Malungkot tayo. Malungkot tayo. Yeah. Kaya, ang mga kabataan also, high school studente, alam ko, ang mga high school student ay matatapos 6 p.m. Kahit kayo ay late, no problem. Nanyo ba? Yeah. Kung ipapakita, makikita, kung makikita ninyo ang mga brothers and sisters sa huling oras ng fellowship, sigurado
kayo ay magiging maring maging mabuting Kristiyano, mabuting brother and sister. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng maraming kapangyarihan at biyaya mula sa Diyos. Naranasan ko, dahil sa aking Christian life, kahit ako ay sobrang busy, minsan, when I join sa fellowship, Seguro fellowship, halos tapos na sa Korea, nakshishi mula 7:30 and matatapos 9:30. Halos matatapos. Dahil by ending prayer, when I arrive there, by ending prayer, pero masaya ako. Dahil I met mahalagang brothers and sisters. Meron bang puso, brothers and sisters? Wala puso? Ito ay totoo, naniniwala po ba kayo o hindi? Naniniwala tayo, tama ba? Sigurado. Dahil, yayon sa mundong na ito, may practice, ano po? Fellowship. Dahil, yayon, kung may fellowship, tayo ay nagtitipon. And, uwi, hindi patuloy, tama ba? Hindi patuloy. Sa ating church, hindi patuloy mag-fellowship, tama ba? Uwi. Pagkatapos ng Lord's Day sermon, brothers and sisters, huwag po stay sa church building, tama ba? Ayaw mo ba umuwi? Huwag po stay sa church, pagkatapos ng Lord's Day sermon and fellowship. Uwi, tama ba? Uwi natin. Tama ba? Pero sa langit, mayroong fellowship, ano po? Magpakain naman, patuloy. Kaya yayong may fellowship. Nagtitipon and uwi. Nagtitipon and uwi. Naman po? Naman po? Yayong may practice para sa walang hanggang fellowship sa langit. Kaya, brothers and sisters, sa cell group fellowship, may isang beses sa isang buwan, kaya paki, tumalo. Kung ganon, may salita ng Diyos sa cell group fellowship, kung ganon, makaroon kayo ng salita ng Diyos sa iyong puso. Kung ganon, ang spiritual na mata ay ano ang mangyayari? Magiging bright. Dito, tingnan po natin sa Awit chapter 19 verse 8. Ang utos ng Panginoon ay talisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Nagpapaliwanag ng mga mata. Dito, mga mata ay spiritual na spiritual na mata. Sa katunayan, bago tayo ay naligtas, tayo ay blind, tama ba? Blind. Kaya hindi pwede makita ang spiritual na bagay, tama ba? Pero pagkatapos ng kaligtasan natin, maaari natin makita maraming spiritual na bagay, tama ba? Ano ang mangyayari? Alam natin, naniniwala tayo. Mayroong rapture. Mayroong pitong taong kapigatian. Mayroong paghuhukom. Mayroong huling tigman sa mundong na ito. Mayroong walang hanggang paghuhukom at walang hanggang langit at walang hanggang impyerno. Naniniwala tayo. Dahil, we can see spiritual na bagay. Ito ay kamanghang-manghang biyaya. Tama ba? Kaya may pag-asa. Meron po bang pag-asa? Meron. Dahil sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya, may pag-asa.
upang makabasa sa langit. Kaya brother and sisters, individually, magbasa ng Biblia araw-araw. And pakiusap, maubo sa harap sa sermon. Nanyo po? Kaya, pero, huwakbo fai dahil sa upan. Nanyo po? Huwakbo fai dahil sa upan. Gusto ko maubo sa harap kung ngayon, limited daw ba dito? Limited. Yeah. Kahit mahal kang, kahit mahal na upuan, pero libre daw ba? Sa harap. Nadiyo ba? Yeah. And also, brothers and sisters, memorize ng memory verses and mag bublay-bublay ng salita ng Diyos. And then, kung may question, paki-ipalam. And let's share tungkol sa question ng Biblia at Christian life. Sa katunayan, brothers and sisters ay very humble, kaya walang question tungkol sa Biblia. Dahil sa humble o dahil sa walang kaalaman? Sikreto? Sikreto? Huwag po hesitate. Let's share tungkol sa question. Ito ay helpful. Helpful. Kahit hindi natin naintindihan ang mga salita ng Diyos ng Mayos, kung naniniwala tayo ng perisikulo kung ano, we cannot have parehong pananampalataya at kaalaman. Kung ngayon, may problema. Kaya kailangan ng question. Kaya para sa youth group, may Q&A, question and answer, isang beses sa isang buwan. And men's group and women's group also, kung may question, tungkol sa Biblia at Christian life, huwag po hesitate. Yeah. Ask. Yeah. Let's know each other. Kung ganon, sigurado, kung may puso sa salita ng Diyos, kung ganon, we can obey salita ng Diyos. We can obey. Kung ganon, we can do maraming bagay and also we can sacrifice para sa walang hanggang bagay. Sa Biblia, may isang church, mabuting church, yung pangalan na Philadelphia Church sa Apocalypse chapter 3. Bakit po, ito ba ay mahalaga dahil ang mga brothers and sisters ay sumunod ng salita ng Diyos. They focus sa salita ng Diyos and sila ay sumunod ng salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng Philadelphia Church, maraming kaluluwa ay naligtas. Kahit small church, sila ay sumunod ng salita ng Diyos. And Philadelphia ibig sabihin ay pag-ibig. Pag-ibig ng mga kapatid. Kung ngayon alam natin, sa kanyang church, may pag-ibig and may pagsunod. Kaya yung Espiritu Santo ay kumilos ng bios, malakas. Nandito po ba? Yeah. Our church also. Yeah. Kapag tayo ay susunod ng salita ng Diyos, ang Espiritu Santo ay kikilos ng Mayos. Kung ano, sigurado, our church can be prosperous. Yeah. Lalago. And next, buksan po natin sa Gawa chapter 9. Gawa chapter 9. Bagong tipan, mga Gawa chapter 9. Verse 31.
Mangakawa chapter 9 verse 31. Basahin mo natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan at tumatag ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria, na namumuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo, ito ay dumami. Sa unang panahon also, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, maraming kaluluwa ay naligtas and yung church ay naging umunlad. Yeah. Dahil dito may sagot, nakaroon ng kapayapaan at tumatak ang mga church. First, may kapayapaan sa church. Kapayapaan. Yeah. Halimbawa sa ating bahay, kung may mahirap bagay, kung ganoon, ang lahat ng pamilya ay mahirap. Tama ba? Pero sa ating bahay, kung may kapayapaan, peace, kung ganoon, ang lahat ng pamilya ay magiging masaya. Tama ba? Kung ganoon, sila ay magiging united. Yeah. Kung ganoon, makaroon sila ng mas malakas na lakas. Tulad na sa ating church, kung ang ating church ay may kapayapaan, kung ganoon, we can do maraming bagay. We can do maraming bagay. Sa katunayan, tayo ay nabubuhay panahon ng church. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng church, tayo ay naligtas. And sa pamamagitan ng church, we can preach the gospel. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng church. Kaya, para sa kapayapaan ng church, dapat tayo manalangin. Nanyo ba? Yeah. Kaya sa ating church, kung may hidden kasalanan, yeah, kailangan ng panalangin and we need to remove kasalanan sa Holy Church, Church ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay banal. And si Jesu Kristo ay holy, anak ng Diyos. And Espiritu also Espiritu Santo. Kung ganoon, sa lumang tipan, saan po ang Diyos ay kumilos sa bansa ng Israel? Lalo-lalo na Jerusalem. Buksan po natin sa mga Awit chapter 122. 122. Verse 6, mga Awit chapter 122, verse 6. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Idalangin ninyo ang sa Jerusalem na kapayapaan, guminhawa nawa silang sa iyo ay nagmamahal. Dito, ang Diyos ay kumilos sa bansa ng Israel sa lumang tipan and lalo-lalo na sa Jerusalem. Idalangin ninyo ang sa Jerusalem na kapayapaan. Guminhawa nawa silang sa iyo ay nagmamahal. Dito may pangako. Kung tayo ay love tunay na church, tayo ay magiging safe and successful, prosperous. Yeah. Kaya, brothers and sisters, para sa church, tunay na church, yeah, alam ninyo and manalangin para sa tunay na church and love tunay na church. Kung ano, sigurado sa pamamagitan natin, ang ating church ay magiging
malakas and magiging maunlad. And pabalik sa Gawa chapter 9, verse 31. Gawa chapter 9, verse 31. Sa kayo'y nakaroon ng kapayapaan at tumatak ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria na namumuhay na may takot sa Panginoon at dito, namumuhay na may takot sa Panginoon. Kapag tayo ay matakot sa Panginoon, ayaw natin ang mga kasalanan. Kung ngayon tayo ay magiging separate mula sa kasalanan, kung ngayon, makaroon tayo ng malaking power mula sa Diyos, kung ngayon ang ating church ay magiging maunlad. Maunlad. And also, kapag tayo ay matatakos sa Diyos, Panginoon, we can respect brothers and sisters also. Tama ba? Dahil, ang mga brothers and sisters ay mga anak ng Diyos. Ang mga brothers and sisters ay naging katawan ni Jesus Kristo. Sa pamamagitan ng tugon ni Jesus Kristo, bumili ang Diyos ng brothers and sisters. Kaya ang lahat ng brothers and sisters ay mahalaga. Pero kung may conflict or fighting, ayaw natin ang mga brothers and sisters kung ano ito ay malaking kasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero kapag tayo ay matatakos sa Panginoon, we know dapat tayo respect brothers and sisters. Dadyo ba? Brothers and sisters, do you love brothers and sisters? Tingnan isa't isa, and then magsalita, I love you, mahal kita. Kay brother and sister, no problem. Dahil tayo ay spiritual na kapatid, kaya brother, kay sister, no problem. Mahal kita, no problem. Dahil spiritual na kapatid. Dami ba? Sister also, kay brother, no problem. Mahal kita. Dahil tayo ay naging spiritual na kapatid. And tingnan po natin sa versikulo 31, sa kayo'y nagkaroon ng kapayapaan at tumatak ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria na namumuhay na may takot sa Panginoon. And next, ano ang kailangan? May kaaliwan ng Espiritu Santo. Ito, mahalaga. Kung ano, paano makaroon ng comfort mula sa Espiritu Santo? Kung walang salita ng Diyos sa ating puso, hindi pwede. Dahil ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya, kahit tayo ay mahirap, kahit yayon may pagsubok, kung may salita ng Diyos sa pamamagitan ng Bible reading and kapag marinig ang sermon, we can be comforted mula sa Espiritu Santo. Dahil may salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay nabubuhay. Naniniwala po ba kayo? Kaya, alam ng mga salita ng Diyos ang condition mo. Dahil ang mga salita ng Diyos ay nabubuhay. Buksan po natin sa Hebreo chapter 4. Hebreo chapter 4
4:12. Hebreo chapter 4 verse 12. Basahin muna natin sabay-sabay. 3 2 1. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Dito, alam natin ang salita ng Diyos ay buhay. Eh, maniwala po kayo. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na batalas kaysa alinmang tabang na may dalawang talim. Kaya, ang mga sitwasyon natin, alam ng mga salita ng Diyos. Kaya, when we hear sermon, when we read Bible, we can find, ano po, alam natin, eh? Malaman natin, may nilalaman sa Biblia para sa ating condition. Eh? Kapag magbabasa natin at marinig natin ang sermon, eh? We can find, alam ng mga salita ng Diyos ang condition, ang puso natin. Kaya, without salita ng Diyos, we cannot live. Without salita ng Diyos, hindi pwede makaroon ng Christian life. Kaya, brothers and sisters, nalitas po ba kayo? Kung ganon, makanda, ano po, ang Biblia. Meron bang Biblia o wala po? Nasaan po? Sa bahay mo o yayon? Yayon. Eh. Hindi sapat cellphone. Naman niyo ba? Hindi sapat cellphone. Yeah. Kailangan ng aklat. Yeah. Kahit yeah, malaki, yeah, basta maganda. Basta maganda. Yeah. Kaya, pagkatapos ng kaligtasan natin, kailangan ng Biblia. Yeah, personal Biblia. And record, and highlight, memorize. Kung ano, ito ay magiging pakain para sa iyong spiritual yeah, pakain. Huling salita, buksan po natin sa mga awit. 119 Awit 119 verse 92 92 Basahin po natin sabay-sabay 3 2 1. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Yeah, dito. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan. Kung ang salita ng Diyos ay hindi naging pleasure, kung ayon, hindi pwede makaroon ng Christian life. Yeah. Sam Snyder also naranasan niya. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalukutan. Kaya, ito, ang Biblia, ang salita ng Diyos ay aking buhay. Yeah. Ibig sabihin, pinakamahalaga. Sa pamamagitan ng Biblia, naligtas tayo. Sa pamamagitan ng Biblia, mari tayo makaroon ng Christian life. And also, alam natin ano ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Sa panahon yon,
말이 따요. 예, 말루알라티. 예, 말루알라티. 앙조스. 예. 아, 우방 앙철차이 예, 마우나드. 아노안 까일라. 까일라간 낭 빡 이비. 사 아팅 철체. 까야. 예. 리무브 바사방 바가이. 사팅 철체. 깔라간 낭 빡 이비. 사 빡 이비 위켄두 마라밍 바가이. 힌디 아꿀랑 가사마낭 브라더 제시타스. 가사마낭 브라더 제시타스. 까야 원 마인 아이 깔라간 원 마인 사 빡 이비. 엔 깔라간 낭 빠레옹 빠나남 빨라타야 아 깔라만. 사파나온년 타요아이 마기긴 이사. And also 깔라간 낭 컴포트 물라사 에스피리투 산토. And 깔라간 낭 까파야파안 사 아팅 철치. 꿍아론 We can evangelize 마이오스 바라사 마라간 갈루와 물라 부카스 마이론 그랜 바이블 세미나 까야 브라더 젠 시터스 야용 인고 메론방 오포이멘 오오 월랑 오포이멘 예 까이 마이 말라강 오포이멘 바퀴 어저스트 우방 두말로사 그랜 바이블 세미나 다일 이또아이 피나카 말라강 예 아 미션 다일 사파마 있던 난 그랜 바이블 세미나 앙 일랑망아 깔루루와 아이 말릴리다스 가야 레스 포커스 사 그랜 바이블 세미나 가야 라낭 브라더 젠 시터스 까사마낭 망아 바타 모 바퀴 두말로 사 그랜 바이블 세미나 꿍마이 어포이멘 바퀴 어저스트 예 바퀴 어저스트 가야 란낭 브라더 젠 시터 사이 다달로사 그랜 바이블 세미나 앤 올소 바퀴 인바이 말라간 칼룰루아 우팡 말리타스 마라미 살라마포 마날랑이 포타요 바날라트 마바기 나망 조스 나사미나이 나그마마할 살라마포 사 인용 비야야 아빠그 이비 마이빠가사 우팡 마카파루 살랑이 날루나루나 마이 말라간 살리타낭 조스 바라사 아밍 크리천 나이프 궁알랑 살리타낭 조스 사 아닝 부소 힌디 뿌에데 마부와이 빠라사 이용 깔루알 하티안 아트 에방헬리오 가야 바퀴우사 둘렁한 뽀닌요 까미 우빵 마카로온당 마라밍 살리타낭 조스 사 아팅 부소 엔 바퀴우사 이센 마라밍 마라강 깔루루와 우빵 말릭다스 엔 구스토 나민 나 마라민 칼룰루아이 말리타스 사파마기탄낭 아밍 빠그이비가 빠그시시카 사예수페도산돌라만 까미 낙테티왈라 이디나달랑이 나민이토 사팡라니 예수 그리스도 나사미나이 나그마마할 아멘